Ma'am? Sigurado po ba kayong walang nabanggit sa inyo si Yaya Jem na malilit sila ngayon ng uwi ni Timmy? Tanong ni Matias sa ina. Wala eh. Nag-aalala talaga si Matias sa kanyang anak. Sa isip niya ay baka napahamak na ito. Hindi na siya nakapagtiis at sumakay na siya sa kanyang motor para puntahan sa school si Timmy. At ang pangamba ni Matias na baka ay may masamang tao nang kumuha sa kanyang anak ay mas lumala pa nang mahagip ng mata niya ang isang babae na naglalakad, hawak ang kamay ng isang batang lalaki. Kumakain pa ng ice cream ang dalawa. Hindi maaaring magkamali si Matias. Anak niya ang batang lalaki na nakikita niya. Agad niyang hininto ang motor sa tabi ng daan. Timmy! Timmy anak! Tawag niya sa anak na lumingon sa kanya habang tumatakbo siya palapit sa mga ito. Anong ginagawa mo riyan? Nasaan ang yaya mo? Nang marinig ang boses niya ay agad din na lumapit si Yaya Jem kay Timmy. At ang babae na kausap ni Timmy kanina na ang nasa isip ni Matias ay masamang tao o isang kidnapper ay nakatulala na sa kanya. Parang gulat at takot pa ang babae. Marahil ay dahil sa hindi nito natuloy ang plano nito na ikidnap ang kanyang anak. Yaya, bakit niyo naman po iniwan ang anak ko kung kani-kanino lang? Galit na sigaw ni Matias kay Yaya Jem na napaigtad naman sa gulat. Pasensya na po, sir. Dalhin mo si Timmy sa loob ng sasakyan ngayon din. Galit pa rin na pag-uutos ni Yaya Jem. But Dad, sumunod ka na sa yaya mo, Timmy. Ako nang bahala dito. Sir, ano pong ginagawa ninyo? Ang takot na tanong ng babae sa kanya. Dahil may suot na helmet ay hindi makita ng babae ang galit na ekspresyon sa mukha ni Matias. You try to hurt my son. You should be in jail. Sir, wala po talaga akong ginagawang masama sa anak ninyo. Huwag niyo po akong ipapakulong, sir. Ikulong niyo siya. At huwag papakawalan. She tried to kidnap my son. Mariin na sabi ni Matias sa isang pulis. Nang makauwi na si Matias, Dad! Tumatakbo si Timmy palapit sa kanya nung bumaba na si Matias sa kanyang motor. Nasaan po si Ate Jaja? Saan niyo po siya dinala? Pinakulong ko na siya. Hindi ka na ulit niya masasaktan. Sagot ni Matias sa anak. Ano? Ang malakas na sigaw ng kanyang ina. Bakit mo namang ginawa yun sa mabuting babae, anak? Ma, she tried to kidnap my son. Galit na sagot ni Matias. Pero Daddy, hindi niya po ako kinidnap. Matias, she is not a kidnapper. Malakas ulit na sabi ng kanyang ina. Niligtas niya pa nga si Timmy noong muntik na siyang masagasaan habang nasa Europe ka. Kaya sila close na dalawa. Natigilan si Matias sa sinabi ng ina. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Bagong babaeng papaiyakin na naman? Sumama ang tingin ni Matias sa kaibigan dahil sa sinabi nito. Shut up, bro! Araw-araw ka na lang may bago, napailing si Arcangel. And it wasn't a lie. Totoo na halos araw-araw siyang nagpapalit ng babae. He doesn't take any of them seriously. Para kay Matias, ang mga babae para lang damit na araw-araw niyang pinapalitan. Ang kaso, hindi tulad ng damit na paborito, hindi niya na sila binabalikan. Once he's done with them, he's done. At ang kasama niya nang ang gabing yon ay umuwi na naman ang luhaan. Matias, please give us a chance. Pagmamakaawa kay Matias ng isang babae na naka one night stand niya rin noon. Pero hindi niya matandaan kung ano ang pangalan. Sa dami na ng mga babaeng nakasama ni Matias ay hindi niya na talaga matandaan kung ano ang mga pangalan nila o maging ang mga mukha rin nila. Ganon siya ka-womanizer. Umalis ka na. Ang malamig na sagot ni Matias sa babae. Kahit umiiyak at nagmamakaawa na ito sa kanyang harapan at talagang hindi siya nakaramdam ng awa para dito. I mean, why should he? Bago pa man sila ikama ay pinapaalam niya na sa kanila na wala siyang balak na pumasok sa isang relasyon. Kung ano man ang mangyayari sa kanila ng gabing yon,
ay mananatili lang sa gabi na iyon at hindi na mauulit pa. It's just for one night. Sadyang iniisip lang talaga ng iba na baka ay magbago pang isip niya at seryosohin niya sila. But that's not in his vocabulary anymore. Pero Matias, magagalit sa akin ang mga magulang ko pag nalaman nila na nasuko ko ng pagkababae ko bago pa man ang nakatakdang kasal ko sa anak ni Ninong. At hindi mo ako pinanagutan. I said what I said. Pagputol ni Matias sa sasabihin nito. Bago man may mangyari sa atin na nilinaw ko sa'yo na hanggang doon lang yun, diba? I asked you. And you gave me consent. Yun na yun. At kahit anong gawin ng babae ay talagang hindi siya naawa. Walang puso na pinagtabuyan niya pa rin ito palayo, kaya naman ay luhaan na umalis ang babae at talagang pinagmumura at sumumpa pa siya na para bang hindi ito nagmamakaawa sa kanya kanina lang. Grabe bro, kawawa naman yung babae. Kailan ka ba magbabago? Napapailing na komento ni Arcangel nang sandaling makaupo si Matias sa harapan nito. Nakita nito ang lahat ng nangyari at hindi tulad ni Matias ay nakaramdam ito ng awa para sa babae. Hindi na. Wala naman akong dapat na baguhin sa sarili ko. Ang malamig na sagot naman ni Matias. You're heartless. Napailing si Arcangel kapag kuwanay na pa ako ang tingin sa kanyang braso at bahagya na nagtagpo ang kilay. Oh, anong nangyari rin sa mga pasa sa braso mo? Nabugbog ka ba ng mga babaeng sinaktan mo? Tiningnan ni Matias ang pasa sa kanyang braso na hindi niya alam kung saan ang galing. At basta pagising niya kaninang umaga ay bigla na lang naroon. Hindi ko alam, bigla na lang yan nandyan eh. Nabangga siguro ng sobrang lasing ko. Karma mo yan, masyado ka kasing babaero. Shut up. Mahina na natawa ang kaibigan bago inabot ang baso na may lamang alak. Kamusta na pala si Timmy? Oh, he's with his grandparents for 1 week. Mamaya ay pupuntahan ko siya. Hindi ako sanay na wala siya sa bahay. Si Timmy Calderon ang nag-iisang anak ni Matias sa kanyang dating asawa. 6 na taong gulang na ang kanyang anak at malapit ito sa mga lolo at lola kaya lagi itong nasa bahay ng kanyang mga magulang. Balita ko, ikakasal ng babaeng mahal mo. Anong nangyari? Akala ko ba'y kayo pa rin hanggang dulo? Tanong bigla ni Matias sa kaibigan na natigilan sa pag-inom. Kung si Matias ay walang pakialam sa babae, itong si Arcangel naman ay halos maging alipin ng isang babae. He has been cheated on by the same woman twice, ngunit naghahabol pa rin ito. And now, the woman who cheated on him, the same woman that Arcangel loved so dearly, is getting married to Arcangel's friend. Sa lalaking pinagpalit kay Arcangel. Sabi niya hindi niya na ako mahal at hindi siya sasaya sa akin. Hinayaan ko na lang kung saan siya liligaya. Malungkot naman na sagot ni Arcangel, sabay inubos ang laman ng alak na hawak na baso. Lame. You should have kidnapped her hanggang sa mahalin ka niya ulit. Huwag mo nga akong itulad sa'yo na puro katarantaduhan ang naiisip. What? I'm just suggesting. Hindi nakakatulong ang suggestion mo. Then find someone new. There's so much fish in the sea. Bakit nananatili ka sa isang isda na ayaw naman magpahuli sa'yo? Sabi niya pa. I'm loyal. So am I. Arcangel looked at him with a, "Are you joking face? Are you seriously calling yourself loyal? Sa dami ng babaeng na ikama mo? Hindi ako pumasok sa relasyon mula nang mamaya pa ang asawa ko. I only bring them to my bed to cope with loneliness." Sabi niya sabay kibit balikat. Hindi yan cope with loneliness, malandi ka lang talaga. Please shut up, asik niya. 2 taong gulang pa lamang si Timmy nang namatay ang ina nito. Ang kanyang pinakamamahal na asawa dahil bumagsak ang eroplano na sinasakyan at magmula nang mawala ang mahal na asawa, hindi na siya pumasok sa relasyon. Pinaglalaroan niya lang ang puso ng ibang mga babae. Bro, advice ko lang sa'yo to ha, bilang kaibigan mo, okay? Sabi ni Arcangel. I don't need advice. Sa tingin ko ay nasa tamang panahon na para magseryoso ka ulit. Hindi na bumabata ang anak mo. At hindi maganda nang nasaksihan niya sa paglaki ang walang humpay na pambababae mo. Kailangan niya ng ina.
May mga yaya siya. Mom is there for him too. Hindi niya kailangan ng aruga ng isang ina mula sa ibang tao. Hindi mo ba napapansin na malungkot ang anak mo? At ikaw naman, hindi ka na rin bumabata. You're almost 40. I'm only 38. Pagtatama niya. 2 taon na lang, 40 ka na. It's time to get serious. Nako, saka mo na sabihin sa akin yan kung kayo pa rin ni Zoe ang magkakatuluyan sa huli. Matapos mawala ang kanyang asawa dahil sa isang trahedya, sumumpa si Matias na hindi na ulit siya papasok sa kahit anong relasyon. Hindi niya papalitan ang lugar sa kanyang puso ng dating asawa. He may be a playboy, but he was only engaging with them to forget the pain of losing his wife. Isang CEO si Matias Calderon at isa na ring maituturing na bilyonaryo. Anak siya ng may-ari ng mga 5-star hotels sa may mga branches sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nag-iisang anak lang siya kung kaya siyang tagapagmana ng lahat ng yaman. Nagkataon na nag-iisang apo lang din siya kaya maging ang mga ari-arian ng lolo't lola niya ay sa kanya rin napunta. Nasa kanila na ang lahat. Kaya para kay Matias ay hindi niya na kailangan na humanap ng babaeng mapapangasawa pa para maging ina sa kanyang anak. Para saan pa kung anong bagay man ay mabibili niya na para sa anak. Bitawan niyo po ako! Nang sandaling ihinto ni Matias ang kanyang motor dahil na green light, ay agad na naagaw ang atensyon niya ng isang babae na tila binabastos ng isang lalaki. Hawak ng lalaki ang kamay ng babae na pilit nagpupumiglas. Sa halip na tulungan nito ng mga taong dumaraan, ay pinapanood lamang sila. Si Matias naman ay tinatamad na bumaba ng motor at nagmamadali rin siya dahil may meeting pa siya ngayong araw. Ano ba? Sabi ng bitawan niyo po ako! Sigaw po ulit ng babae sa garalgal na boses. Sayang naman ang ganda mo kung isa ka lang nagwawali sa kalsada, hindi ba? Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Gagawin kitang aking asawa. Bitawan niyo po ako. Nagtatrabaho po ako dito ng maayos. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Nako naman. Sayang naman ang ganda mo kung hindi kita matitikman. Ngayong natitigan ni Matias ng mabuti ang babae, totoo nga ang sabi ng lalaki na maganda ito. Nakatali ng mataas na bun ang kulay brown nitong buhok. Matangos ang ilong at mapula ang labi. Namumula rin ang pisngi nito siguro dahil sa mataas na sikat ng araw o sa galit sa lalaki. Hindi rin ito katangkaran. She looked beautiful and young. Kahit simple lamang ang suot, ito ay makaagaw pansin ng dalaga, lalo pat maputi rin ang balat nito. Hindi na nakakapagtaka kung bakit natipuhan ito ng lalaki. Binabalaan kita, sir. Kung hindi niyo ako bibitawan, ay babasagin ko tong sasakyan niyo. Ang matapang na banta ng babae kahit na ang boses nito ay nanginginig na. Ganyan na ganyan ang tipo ko sa isang babae. Matapang at pakipot. Manyak naman na saad pa ng lalaki. Napailing si Matias. Kahit pa nagkulay pula na ulit ang traffic light ay hindi niya pinaandar ang motor niya. Sa halip ay pinarada niya ito tsaka bumaba at lumapit sa dalawa. Hindi na kasi siya natutuwa sa nakikita. Masyadong pinipilit ng lalaki ang sarili sa babae. Kapag ayaw ng babae, huwag mong ipilit. Mariin na sabi ni Matias kaya napatingin sa kanyang lalaki. Sino ka ba? Ang lakas naman ng loob mo na makialam dito. Sa akin ng babaeng to. Huwag kang makialam. Baka hindi mo ako nakikilala. Matapang pa nitong tanong kaya nanggigil si Matias sa kayabangan ng lalaki. Hindi mo ba alam na masamang ipilit ang sarili sa babaeng hindi ka namang gusto at walang permission niya? That's sexual harassment. Alam ko kung anong ginagawa ko. Kaya umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako sa'yo. Baka mamaya pagsisisihan mo pang lumapit ka sa'kin. Mumisi si Matias. Ngunit dahil suot niya pa rin ang itim niyang helmet ay hindi nito yun napansin. Hinawakan niya ang kamay ng babae na hawak nito at bigla niyang nilipat ang hawak niya sa pulso ng lalaki. Sobrang higpit ng hawak niya doon dahilan para mapasigaw ang lalaki sa sakit at nabitawan nito ang kamay ng babae na agad naman na lumayo. Sabi ko naman sa'yo na sexual harassment ang ginagawa mo. Hindi mo pa rin ako pinapakinggan. Akmang susuntokin niya na ito gamit ang isang malayang kamay pero mas maliksi si Matias kaya nahuli niya rin ang isa pa nitong kamay. Kapag kuwan ay tinulak niya ng malakas ang lalaki pabagsak sa sasakyan nito.
Ang lakas ng loob mong mambastos. Hindi mo naman pala kayang lumaban. Sabay sinipa niyang sikmura nito kaya napasigaw na naman ito sa sakit at napaupo sa kalsada. Patawarin niyo na ako, sir. Hindi ko na po uulitin ang ginawa ko. Hayaan niyo na po ako umalis, sir. Pagmamakaawa nito kaya napangisi ulit si Matias. Ang lakas ng apog nito kanina pero ngayon tiklop naman pala ito. Umalis? After you cause trauma to a woman? Aba, mali naman ata na basta lang katang paalisin, hindi ba? Oo nga't babaero si Matias pero hindi naman siya nangaharas sa mga babae. Kumapit ang lalaki sa isa niyang paa. Parang awa niyo na po, sir. May mga anak pa po ako. Parang awa niyo na po, palampasin niyo na po to. Sinipa ni Matias palayo sa paa niya. Next time ilugar mo ang kalibugan mo, ha? Kung ayaw sa'yo ng isang babae, huwag mong ipagpilitan. Opo, sir. Hindi na po mauulit ito, pangako. Umalis ka na, dali. Bago pa ako mainis sa pagmumukha mo at imudmud ko yan sa sasakyan mo. Nagmamadali naman na tumayo ang lalaki. Halos matumba pa ito sa pagtayo at pumasok sa loob ng sasakyan at saka mabilis iyon na pinatakbo na halos mabangga pa ito. Napailing naman si Matias habang nakatingin sa papalayo na sasakyan. Kapag kwan ay hinarap niya ang babae na puno pa rin ng takot ang mga mata. Maraming salamat po sa tulong niyo sa akin, sir. Kumikinang ang mga mata nito sa luha na natamaan ng sinag ng araw. No probs. Hindi niya hinintay kung anong susunod na sasabihin ng babae. Tinalikuran niya ito at sumakay sa kanyang motor at pinatakbo iyon na mabilis. Bago pa siya tuluyan na makaalis ay nakita niya pa sa rearview mirror ng kanyang motor ang pagdampot ng babae sa nakatumba na walis. Bakit ang tagal mo? Pagdating na pagdating niya sa hotel na pagmamay-ari niya, kung nasaan din ang kanilang meeting ay iyon ang bungad sa kanya ni Arcangel. Ka-business partner niya rin kasi ito kaya madalas talaga na mag-cross ang landas na lang dalawa. May nangyari sa daan. Sagot naman ni Matias. May nangyari o may nilandi ka na naman? Ginisihan naman ni Matias ang kaibigan. Both? You're such an asshole. Isang street sweeper si Jaja. Dahil sa hirap ng buhay ay hindi siya nakatungtong ng kolehiyo. Kaya ang ganitong trabaho lang ang meron siya. Mahirap lang ang kanyang mga magulang. Na-stroke pa ang kanyang ama kaya hindi na makapagtrabaho. Mabuti na lang at mabait ang kapitan sa kanila kaya pinasok siya bilang isang street sweeper. 300 ang araw niya at malaking tulong na yon para sa gamot ng kanyang ama, pagkain at iba pang pang-araw-araw na mga gastusin. Sa trabaho niya ay madalas siyang mang-catcall ng mga driver na nagagandahan sa kanya. Maraming beses na siyang namanyak ng mga walang kwentang lalaki. Marami ng mga asawang nagagalit sa kanya dahil natitipuhan na raw siya ng mga asawa nila at gusto na lagi na lamang sa daan kung saan siya nagwawalis dumaan. Maganda kasi talaga si Jaja. Madalas siyang tawagin sa kanilang lugar na isang santa at kamukha niya raw si Mama Mary. Maputi at makinis ang kanyang balat at kutis mayaman. Ang mahaba niyang buhok ay parang alon-alon at kulay brown na kasing kulay ng natural niyang kilay. Mahaba at makurba ang pilik mata niya na mas nagbibigay ganda sa brown niyang mga mata. Maliit at matangos ang kanyang ilong. Ang kanyang labi na hugis arco ay natural ang pula na parabang singlambot ng koto ng itsura. Ang sabi ng kanyang ina ay isang manika raw siya nito pinaglihi. At natutuwa rin daw ito sa alon nung nagbubuntis pa lang ito sa kanya. Marahil ay iyon ang dahilan kung bakit napakaganda niya na parabang diwata na walang kapintasan. Kasing tayog ng lipad ng isang salipaw-paw ang mga pangarap ni Jaja. Ngunit dahil sa hikaho sa buhay ay hindi niya pa natutupad ang niisa sa mga pangarap niya. Ganon pa man ay hindi siya nawawala ng pag-asa. Pinili niya na maging isang street sweeper para makatulong siya sa mga magulang niya. Sa tagal na ni Jaja sa trabahong ito ay isang rider lang ang nagmabuting loob para tulungan siya. Isang rider lang ang naging mabait sa kanya at nagustuhan niya. Anak, bakit nakatulala ka riyan at napapangiti mag-isa? Tanong ng kanyang ina sa kanya nang makita siyang ngumingiti mag-isa. Ah, wala naman po, inay. May naisip lang po ako. Nako, ang anak ko ba'y umiibig na? Agad naman na namulang pisngi ni Jaja dahil sa naging tanong ng kanyang inay. Eh, hindi po, inay. Tanggi niya pero ang mukha ng kanyang inay halatang hindi naniniwala sa sinabi niya. Sus!
Pero ang ngiti mo ay abot hanggang mata. Naiisip ko lang po yung mabuting rider na naging mabait sa akin kahapon. Sagot ni Jaja habang nangangarap. Sobrang bait niya po talaga, Nay. Pinagtanggol niya po ako roon sa nambasto sa akin. Sobrang bango niya rin po at ang tangkad. Alam na mga magulang niya na may nambastos na lalaki sa kanya kahapon. Labis na galit ng kanyang ama, ngunit wala rin nagawa. Pinaalalahanan na lang siya ng mga ito na mag-ingat. Napakakisig niya rin po, Inay. Ang lakas niya po dahil isang tulak niya lang doon sa manyak ay bagsak agad dito sa kalsada at nanginginig pa ang buong katawan. Kahit pa hindi ko nakita ang kanyang itsura, ay batid ko na sobrang gwapo niya. Sobrang lalim at gwapo po kasi ng tinig niya. Simula kahapon na hindi na maalay sa isipan niya ang matangkad at mabait na lalaki na nakasuot ng lubos na itim na nagtanggol sa kanya mula sa manyak na pangit. Hindi ni Jaja nakita ang mukha ng lalaki, ngunit sadyang hindi na ito maalis sa isipan niya. Kagabi nga ay halos hindi na rin siya makatulog sa kakaisip sa lalaki na iyon. Tulad ng kanyang nabanggit ay sobrang astig ng lalaki kahapon. At para bang isang prinsipe ang dating. Para kay Jaja, ang lalaki na iyon na ang kanyang knight and shining armor. Ikaw ba ay umiibig na sa kanya? Biglang tanong ng kanyang ina. Hindi po, Inay. Humahanga lamang po ako sa kanya. At saka batid ko naman po na hindi ko ulit siya makikita. Lalo pat hindi ko naman nakita ang kanyang muka. Nalulungkot si Jaja sa isipin na hindi niya na ulit makikita ang lalaking tumulong sa kanya kahapon. Pero masaya pa rin siya dahil sa ikli ng panahon ay napahanga siya ng lalaking yon. Nako, maliit ang mundo. Kung minsan na siyang dumaan doon, ay sigurado ako na dadaan ulit siya roon. Malay mo, muli mo siyang makita, hindi ba? Ah, mukhang malabo po yun, Nanay. Libo-libo pong dumaraan na sasakyan kung saan ako nagwawalis. Imposible naman po na makita ko siya sa libong yon. Pero syempre po, gusto ko pa rin siya na makita at makapagpasalamat sa tulong niya sa akin. At kahit alam naman ni Jaja na maliit lang ang tsansa na makikita niya pa ulit ang lalaki na tumulong sa kanya, dahil baka bakasyonista lamang ang lalaki at napadaan lamang doon ay hindi niya pa rin mapigilan ang sarili na umasa. Sa tuwing may napapadaan ng mga big bike ay may konting pagkakahawig sa motor ang lalaki, ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso at iniisip na bakang binata na iyon. Ngunit lumipas na lamang ang mga araw at hindi niya malang nakita ulit ang motor ng lalaki. Kaya tuluyan ang nawala ng pag-asa si Jaja na makita niya pa ulit ang knight and shining armor niya. Abala si Jaja sa paggawa ng wali sa daan, nang bigla na lamang nahagip ng mata niya ang isang batang lalaki na lumabas mula sa isang itim na sasakyan at bigla na lamang tumawid. Kahit naka-red pa ang traffic light kaya nabitawan niya ang hawak niyang walis. Bata, bata, huwag ka munang tatawid! Bata! Tumatakbo na sigaw ni Jaja sa bata na huminto sa gitna ng kalsada. Bata! Kasabay ng sigaw ni Jaja ay ang malakas na pagbusina ng papalapit na kotse. Bigla niyang binuhat ng sobrang bilis ang bata para hindi ito masagasaan. At pinikit niya na lang ang kanyang mga mata noong bumagsak sila. Bumagsak sila sa mainit na kalsada habang yakap-yakap niya ng mahigpit ang batang lalaki. Nang imulat ni Jaja ang kanyang mga mata ay papalayo na ang kotse na hindi man lamang huminto para alamin ang lagay niya. At ang tingnan niyang batang lalaki ay marinitong nakapikit. Bata, ayos ka lang ba? Nag-aalala na tanong ni Jaja dito. Natatakot na ba kayo nasaktan nito sa pagbagsak nila? Minulat nito ang mata at puno iyon ng takot. Ayos lang po ako, maraming salamat po sa inyo. Naupo sila sa kalsada at agad na hinipan ni Jaja kung saan ang masakit. Habang ang ibang mga tao naman ay nagkakagulo na lumapit sa kanila. Nasaktan ka ba? Nasugatan o baka naman nabalian ka ng buto, maayos ka lang ba? Sunod-sunod na tanong niya pa sa batang lalaki na umiiyak na. Labis talaga siguro nitong nabigla sa nangyari dahil kita ni Jaja na nanginginig pang katawan nito. Marahan naman na umiling ang bata habang ang mga luha nito ay padami ng padami. Hindi po. Pero dumudugo po ang siko at tuhod ninyo. At doon lang naramdaman ni Jaja ang sakit mula sa mga natamu niyang gasgas sa siko at tuhod na dumudugo na nga. Punit ang jeans niya sa may tuhod. Ang iba sa dugo niya ay pumapatak na sa kalsada.
Maayos lang ako basta hindi ka nasaktan. Sabi ni Jaja. Hindi alintana ang sugat na natamo at saka pinatahan ng bata na panay pa rin ang pag-iyak. Timmy! Timmy! Tumatakbo na sigaw ng isang babae na may maikling buhok at nakasuot ng isang kulay blue na uniforme. Nasaktan ka ba, ha? Sanang masakit sa'yo? Nasugatan ka ba? Ang sunod-sunod at naiiyak na tanong ng babae nang sandaling makalapit. Niyakap pa nito ang batang lalaki na Timmy pala ang pangalan at saka humagulhol habang tinanggap naman ni Jaja ang kamay ng isang traffic enforcer para makatayo siya. Kaano-ano niya po kayo, miss? Tanong ni Jaja sa babae na lumuluha na tumingala naman sa kanya. Iyaya niya ako, ma'am. Sabi inabot nito ang kamay. Maraming salamat sa pagligtas sa kanya. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung may masamang nangyari sa kanya. Baka po ipakulong ako ng amo ko. May anak din po ako na binubuhay. Ngumiti si Jaja. Walang anuman po. Pakibantayan na lang po siya ng maayos sa susunod para hindi na po maulit ang nangyari. Maraming salamat po talaga, ma'am. Hulog po kayo ng langit. Hindi namin nahuli ang driver nung muntik na makabangga sa inyo. Masyado na mabilis ang pagpapatakbo niya. Imporma sa kanila ng isang enforcer. Nasaktan ba kayo? Nako, ang dami mong gasgas, Jaja. Mahihirapan ka makapaglakad ng maayos niyan. Sabi naman ng isa pang street sweeper na kakarating lang din. Ayos lang po ako. Malayo po to sa bituka. Mabuti pa, dalhin ka na namin sa ospital para mapatignan yan. Hindi na nakipagtalo si Jaja nung dinala siya ng mga ito sa ospital dahil halos hindi na siya makahakbang sa sobrang sakit ng tuhod niya. Dagdagan pa ng gasgas niya rin sa magkabilang siko. Ikaw bang nagligtas sa apo ko? Maraming salamat sa iyo, iha. Kung wala ka, baka kung ano nang nangyari sa nag-iisang apo ko. Hindi ko ma-imagine kung anong posibleng mangyari sa kanya kung wala ka. At bigla na lang din dumating sa ospital ang lola ng batang lalaking tinulungan niya dahil tinawag ito ng yaya ng bata kanina. Mula nga nang dumating ito ay wala na itong tigil sa kakapasalamat sa kanya at sa totoo lang ay naiilang na si Jaja dahil kanina pa sila pinagtitinginan ng iba pang mga pasyente at nurse. Sobrang ganda kasi ng lola ng bata. Mukha pang bata at sa suot pa lamang na alahas at damit ay alam mo na agad na sobrang yaman nito. Walang anuman po yun, ma'am. Masaya po ako at nailigtas ko siya. Isa po po sa tabing kalsada pong trabaho ko kaya dapat mantay sarado ko rin po ang kalsada. May ngiti naman na sabi niya. Sa tabing kalsada ba ka mo? Tila nagulat pa ito. Sa ganda mo na yan, sa tabing kalsada ka nagtatrabaho? Anong klase bang trabaho ang ginagawa mo? A street sweeper po ako. Aba, hindi ako makapaniwala. Sobrang ganda mo. Kaya ang akala ko ay isa lang modelo o artista. Namula naman ang pisngi ni Jaja dahil sa sinabi nito. Masaya ako na nagkataon na doon ka nagwawalis at naligtas mo ang apo ko. Hindi ko alam kung magkano ibabayad ko sa'yo. Sapat na bang 1,000,000? Po? Naku, hindi na po. Hindi niyo po ko kailangan na bigyan ng pabuya. Agad na tanggi naman ni Jaja. At talagang hindi biro ang pabuya na ibibigay nito sa kanya kaya mas lalo na hindi niya iyon matatanggap. Nako, hindi pwede na hindi kita mabigyan ng kahit anong pabuya, iha. Iniligtas mo ang apo ko. Sabi naman ang matanda. Hindi na po talaga kailangan, ma'am. Ang sabi po sa akin ng aking magulang ay tumulong ng walang hinihingi na anumang kapalit. Nagpupumilit pa ang mayaman na matanda na bigyan siya ng reward dahil sa kanyang kabutihan. Ngunit tinanggihan iyon ni Jaja. Bukal sa loob ang naging tulong niya sa bata kaya hindi niya kailangan ng anumang kabayaran. Pero dahil sa hindi talaga pumayag ang matanda, ay hinayaan na lang ni Jaja na itong magbayad ng hospital bill at ng mga gamot niya. Hindi rin nagalit ang mga magulang niya sa ginawa niya noong sinabi niya sa mga itong tungkol doon. Bagkos, ay masaya pa ang mga ito dahil nakapagligtas daw siya ng isang buhay. Ilang araw na hindi nakapasok si Jaja sa kanyang trabaho dahil grabe ang taas ng lagnat niya at halos hindi na siya nakapaglakad dahil sa sobrang sakit ng mga sugat niya sa tuhod. At hindi niya rin maigalaw ang mga kamay niya na may gasgas sa siko. Alam ng kapitan nila kung anong ginawa niyang kabutihan kaya kahit hindi siya nakakapasok ay sinahuran pa rin siya. Jaja, narinig namin na may niligtas ka raw na bata.
Apo pa raw ng sobrang yaman na babae, totoo ba yon? Sabi sa kanya ng isang street sweeper na absent ata nung nangyari yon. Ah, oo, muntik na kasi siyang masagasaan. Talaga? Aba, magkano naman ang reward sa'yo? Hindi ko tinanggap. Bakit hindi? Napaigtad pa si Jaja sa lakas ng boses nito. Eh, kasi hindi naman na kailangan yun. Niligtas ko ang bata nang walang hinihiling nakapalit. Paliwanag niya na natampal naman ng babae ang sariling noo. Diyos ko, kung nag-offer siya ng malaking halaga sa'yo, tinanggap mo na sana kaagad. Kailangan na kailangan mo ng pera para sa pagpapagamot sa amo mo, diba? Grasya na ang lumapit sa'yo, pumakipot ka pa. At ang mga katrabaho niya pa ang sobrang disappointed sa naging desisyon niya na huwag tanggapin ang pabuya. Habang wala namang nararamdaman na pagsisisi si Jaja sa naging desisyon niya. Hello po, Ate Jaja! Natigilan si Jaja sa pagwawalis ng may huminto na kulay puting sasakyan sa harapan niya. At lumabas mula doon ang masayang si Timmy kasunod ang yaya nito. Oh, Timmy, anong ginagawa mo dito? Gulat na masaya na tanong ni Jaja nung makalapit na ito sa kanyang harapan. Hinahanap ko po namin ni Yaya lagi kaso palagi po kayong wala. Sobrang cute ni Timmy sa suot na kulay blue na uniform at may sombrero pa kaya gusto niya nakurutin ang mataba nitong pisngi. Pinigilan lang ni Jaja ang sarili. Nagkasakit kasi ako kaya ako absent ng ilang araw. Uwian niyo na ba mula sa school? Opo, Ate. Masaya nitong sagot bago tumingin sa may siko niya. Ngunit dahil nakasuot siya ng long sleeve ay hindi nito nakita ang sugat sa kanyang siko. Maayos na po bang pakiramdam niyo, Ate? Oo, maayos na ako. Ikaw, kamusta ka na? Natatakot ka pa ba? Medyo po, pero strong naman po ako tulad ng daddy ko kaya hindi po ako gaano natatakot sa nangyari. Wow, mabuti naman kung ganun. Dapat strong ka lagi ah, at maging maingat para hindi na ulit mangyari ang nangyari sa'yo noon. Opo, Ate. Magmula nga ng araw na yon ay halos araw-araw nang dinadaanan siya ni Timmy pagkagaling nito sa eskwela. Minsan ay may dala pa na drinks para sa kanyang dalawa. Sa ikli ng panahon ay naging malapit na sa kanya ang bata. Nagtataka naman si Matias kung bakit late na at wala pa rin ang anak niya. Ngayon pa lang siya nakaka-uwi mula sa business trip niya sa Europe at plano niya sana na sorpresahin ang anak sa pagbabalik niya kaya hindi na siya nagsabi na ngayong araw ang uwi niya. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Alam niya na dapat kanina patapos ang klase ni Timmy at sa mga ganitong oras ay dapat nakauwi na ito. Mom, sigurado po ba kayo na walang nabanggit sa inyo si Yaya Jem na malilate sila ngayon ng uwi? Tanong ni Matias sa ina. Wala eh. Nag-aalala na talaga si Matias sa kanyang ina. Sa isip niya ay baka napahamak na ito. Hindi na siya nakapagtiis at sumakay na siya sa kanyang motor para pumunta sa school ni Timmy. Siya ka lamang magiging kampante si Matias kapag nakita niya ng maayos lang ang kanyang anak. At ang pangamba nga ni Matias na baka eh, may masamang tao na kumuha sa kanyang anak ay mas lumala nang mahagip ng mata niya ang isang babae na naglalakad, hawak ang kamay ng isang batang lalaki. Kumakain pa ng ice cream ang dalawa. Hindi maaaring magkamali si Matias. Anak niya ang batang lalaki na nakikita niya. Agad niyang hininto ang motor sa tabi ng daan. Timmy! Timmy anak! Tawag niya sa anak na lumingon sa kanya habang tumatakbo siya papalapit sa mga ito. Anong ginagawa mo riyan? Nasaan ang yaya mo? Nang marinig ang boses niya ay agad din na lumapit si Yaya Jem kay Timmy. At ang babae na kausap ni Timmy kanina na ang nasa isip ni Matias ay masamang tao o isang kidnapper ay nakatulala na sa kanya. Parang gulat at takot pa ang babae. Marahil ay dahil sa hindi niya natuloy ang plano nito na ikidnap ang kanyang anak. Yaya, bakit niyo naman po iniwan ang anak ko kung kani-kanino lang? Galit na sigaw ni Matias kay Yaya Jem na napaigtad naman sa gulat. Pasensya na po sir. Dalhin mo si Timmy sa loob ng sasakyan ngayon din. Galit pa rin na pag-uutos kay Yaya Jem. Dad, sumunod ka na sa yaya mo, Timmy. Ako nang bahala dito. Dahil sa takot, sa galit sa boses ni Matias ay binuhat ni Yaya Jem si Timmy at dinala na sa sasakyan.
habang ang babae na kausap naman ni Timmy kanina ay nakatulala at puno ng takot ang mga mata. Sa mga oras na yon, ang nasa isip ni Matias ay masamang tao itong babae, na kung hindi niya ito ipapakulong, ay baka subukan na naman ito na kidnapin ng kanyang anak. Kaya naman ang ginawa ni Matias ay hinawakan niya ang kamay ng babae ng mahigpit para hindi ito makatakbo at tumakas. At saka tumawag ng pulis para ipadampot ang babae. Sir, ano pong ginagawa niyo? Ang takot na tanong ng babae sa kanya. Dahil may suot na helmet ay hindi makita ng babae ang galit na ekspresyon sa mukha ni Matias. You try to hurt my son. You should be in jail. Sinubukan pa ng babae na magpaliwanag ngunit hindi iyon pinakinggan ni Matias. Mabuti na lang at pagkalipas ng ilang minuto ay dumating na ang mga pulisya at dinampot ang babae na umiiyak na sa takot. Sir, wala po talaga akong masama ginagawa sa anak ninyo. Huwag niyo po akong ipapakulong. Umiiyak na pagmamakaawa pa sa kanya ng babae bago ito pinasok sa loob ng police car. Sumakay na rin si Matias sa kanyang motor para sundan ang police car. He was very mad. Sa isip niya ay baka kung anong mangyari sa kanyang anak kung hindi siya dumating. Matias would go crazy if something bad happened to his son. Nung mawala ang kanyang asawa ay sumumpa si Matias na kahit ano ay gagawin niya, huwag lamang mawala sa kanyang anak. He will do everything just to protect him. He was so protective of his son that he wouldn't even allow anyone who is not close to him to touch him. Dahil takot siya na baka pati ang kanyang anak ay mawala rin sa kanya. And no one could blame him for why he's acting like that. Noong namatay ang kanyang asawa dahil sa plane crash, ay nawasak din ang kanyang mundo. His son is the only one that was left for him. Si Timmy na lang ang tanging dahilan kung bakit nananatili pa siya. Ikulong niyo siya at huwag papakawalan. She tried to kidnap my son. Marain na sabi ni Matias sa isang pulis. Nasa presinto na sila ngayon at ang babae ay panay pa rin ang iyak at pagmamakaawa. Yes, sir. Sagot naman ng pulis. Sir, wala po talaga akong maling ginawa. Parang awa niyo na po, pakawalan niyo na po ako. Hinihintay na po ako ng mga magulang ko sa bahay. Umiiyak na pagsusumamo sa kanya ng babae. Ngunit hindi pinakinggan ni Matias ang pagmamakaawa ng babae. Pinakulong niya pa rin ito. Sa selda kung saan may kasama ito na dalawang lalaki na bilanggo nila ito pinasok. Panay pang pag-iyak ng babae at sobrang takot na takot ngunit iniwan niya na ito dahil nag-aalala siya sa kanyang anak. Tinawagan niya na lang ang abogado niya para ito nang mag-asikaso sa kaso. Matias was even more mad nang mapagtanto niya na ang babae ay ang tinulungan niya noon sa isang manyak. Hindi man lang ito nagtanaw ng utang na loob at talagang pinag-isipan pa ng masama ang kanyang nag-iisang anak. Dad! Tumatakbo si Timmy palapit sa kanya nang bumaba na si Matias sa kanyang motor. Nasaan po si Ate Jaja? Saan niyo po siya dinala? Nasa man siya na sila ngayon at saka lang bahagya na nawala ang galit ni Matias dahil batid niya na ligtas na ang kanyang anak dito sa kanilang bahay. Sumunod din ang lola ni Timmy dito. Pinakulong ko na siya. Hindi ka na ulit niya masasaktan. Sagot ni Matias sa anak. Ano? Ang malakas na sigaw ng kanyang ina. Bakit mo naman ginawa yun sa isang mabuting babae, anak? She tried to kidnap my son, ma. Galit na sagot ni Matias. Hindi niya po ako kinidnap, daddy. Sabi naman ni Timmy. Sa isip ni Matias ay paanong hindi gayong nakita niya ang dalawang mata niya kanina na hawak ng babae ang kamay ng kanyang anak habang naglalakad. Hindi nila kilala ang babae at walang kahit na anong ideya si Matias kung sino ba ang babae na yon. Tapos makikita niya na lang nakasama nito ang kanyang anak at binigyan pa talaga ng ice cream si Timmy para siguro mapasunod si Timmy. Of course, that woman was a kidnapper. Ganun naman ang galawan ng mga kidnapper. She was just acting nice towards you, pero bala kanyang i-kidnap. No, hindi siya kidnapper. Malakas ulit na sabi ng kanyang ina. Niligtas niya pa nga si Timmy nung muntik na siyang masagasaan habang nasa Europe ka. Kaya sila naging malapit na dalawa. Natigilan si Matias sa sinabi ng ina. Ano ka mo? Muntik na siyang masagasaan? Nag-alangan naman na sumagot ang kanyang ina.
Oo. At hindi ko alam ang tungkol doon? Bakit hindi niyo sinabi sa akin na nalagay na pala sa panganib ang buhay ng anak ko? Bakit inilihim niyo sa akin ang tungkol sa bagay na yun? At Matias was even more mad. Wala man lang siyang alam na nalagay pala sa panganib ang kanyang anak dahil nilihim nila iyan sa kanya. Mas malala pa yun sa akala niya na kikidnapin ang anak niya. Ayaw ka lang namin na mag-alala. Galit na pinutol ni Matias ang paliwanag ng kanyang ina. Ayaw niyo na mag-alala ko? Ma'am! Buhay ng anak kong nalagay sa panganib. Pero hindi ko malang alam? I have all the right to know, Ma'am. Anak ko si Timmy. Anak! Ma'am naman! Kung may masamang nangyari sa anak ko, ano sa tingin niyo mangyayari sa akin? Wala man lang akong kaalam-alam na nalagay na pala siya sa panganib. At pag uwi ko, tsaka ko lang malalaman na wala na siya, ganun ba? But Timmy is safe. Hindi siya nasaktan, wala siyang kahit na anong natamu na galos. Dahil iniligtas siya ni Jaja, ang babae na pinakulong mo. Daddy, palayaan niyo na po si Ate Jaja. Hindi po siya bad, mabait po siya. Sige na po, Daddy. Pagmamakaawa naman sa kanya ng kanyang anak na naiiyak na. At kahit sobrang mainit ang ulo ni Matias ay nakinig siya sa anak. Bago pumunta sa presinto kung saan niya iniwan ang dalaga, ay binili na ni Matias si Timmy na huwag aalis ang bahay nila at ang kanyang ina para mag-ausap sila mamaya pagbalik niya. He was feeling angry and at the same time guilty dahil nagawa niya lang naman na ipakulong ang taong nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Nasaan ang babae? Tanong ni Matias sa mga pulis noong sandaling makarating siya sa kung saan niya iniwan kanina ang babae. Sinamahan siya ng dalawang pulis at ang mga mata ni Matias ay agad na nanlaki sa gulat at pag-aalala ng pagdating nila sa selda ay nakita niyang babae na umiiyak dahil minamahan niya ito ng dalawang lalaki na kasama sa selda. Jaja, bitiwan niya siya! Galit na sigaw ni Matias at agad din na lumayo ang dalawang lalaki. Tumingala sa kanya si Jaja na puno pa rin ng takot ang mga mata at marami ring luha. Sir, pakawalan niyo ng babae ngayon din. Nang sandaling mabuksan ng pulis ang selda ay pumasok si Matias sa loob para daluhan ang babaeng umiiyak na agad naman na yumakap sa kanya ng mahigpit. Parang awa niyo na po sir, pakawalan niyo na po ako. Ayoko na po dito, parang awa niyo na. Shh, ilalabas kita rito. Iuuwi na kita sa inyo. I'm sorry for what I did. Humigpit ang kapit nito sa kanyang damit at panay pa rin ang pag-iyak. Ang dalawang lalaki naman ay kanina na minamanyak ang babae ay bakas na ang takot sa mga mukha ng sandaling balingan nito ni Matias ng masamang tingin. Wala nang lakas ang babae na makatayo dahil marahil ay sa takot sa ginawa ng dalawang lalaki sa kanya kaya ginawa ni Matias ay binuhat niya ito para malayo na roon. Dinala niya ito kung saan nakaparada ang sasakyan niya. Pasensya ka na sa ginawa ko kanina. Sabi ni Matias sa dalaga na bahagya ng tumigil sa pag-iyak. Ang buong akala ko ay masamang tao ka. Hindi ko naisip na iniligtas mo palang buhay ng anak ko. Hindi ito sumagot. Magamagana ang mga mata nito kaya mas lalo na nag-guilty si Matias. Nasaktan ka ba nila? Nagalaw ka ba nila kanina? Mabagal ito na umiling. Eh, hindi po. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanila. I'll make them pay for touching you without your permission. Pasensya na talaga sa ginawa ko kanina. I'm sorry. I didn't listen to your explanation. Kahit naiiyak pa rin ay sumagot ito sabay singhot. Ayos lang po yun. And Matias knows what he did was definitely not okay. Sa totoo lang ay maintindihan niya kung magagalit ito sa kanya ng sobra. Kung susumbatan siya nito o sasampalin ng malakas. But she didn't even get mad at him. Dahil sa malamig ang hangin ay makulimlim din ang kalangitan, sinuot ni Matias ang leather jacket niya sa babae na tahimik pa rin ngunit tumigil na sa pag-iyak. Sumakay na rin si Matias sa kanyang motor at sinabihan niya ito na kumapit sa kanya. Habang umaandar ang kanyang motor ng mabagal lang, ay ramdam ni Matias ang pag-aalangan ng dalaga na yumakap sa bewang niya ng mahigpit. Hinayaan lang ito ni Matias hanggang sa ang damit niya na lang ang kinapitan ng dalaga.
Sa isang food stall niya ito hininto ang kanyang motor, saka bumili siya ng isang bottled water. Here, uminom ka muna. Tinanggap naman iyon ng tahimik na dalaga. At dahil nakabukas na iyon ang inabot niya ay uminom na lang ito. Huminga ng malalim si Matias. Bakas pa rin ang takot sa mukha nito. May masakit ba sa'yo? Gusto mo ba na dali na kita sa ospital? Wala po. Gusto ko na pong umuwi. Okay, sige. Iuwi na kita sa inyo. Salamat po. At walang ibang na ulit ang dalaga habang nasa biyahe sila po uwi sa bahay nito. Ang huling sinabi lang nito sa kanya ay ang address nito. Nang makarating sila ay agad na napansin ni Matias ang mga bahay doon. Lahat ay gawa sa mga light materials. Maging ang bahay ng dalaga ay barong-barong lang din. Anak! Anak ko! Jaja! Tumakbo palapit kay Jaja ang isang matandang babae at agad na hinawakan ang mukha nito. Maayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Bakit namamaga ang mata mo? Totoo bang ikinulong ka nila? Nakita rin ni Matias ang isang matandang lalaki na nakaupo lang sa isang upuan na gawa sa kawayan. Kita ni Matias sa mga mata nito na gustong lapitan ang anak ngunit dahil sa hindi ito makatayo ay nakatanaw lang ito. Maayos naman po ako, Nay. Hindi naman po ako nagtagal sa kulungan. Sagot naman ni Jaja na nagawa pa rin tumiti sa ina. Kawawa naman ang anak ko. Halatang takot na takot ka. Labis ka siguro natatakot sa loob ng kulungan para sa isang kagaya mo. At masama ang tingin na ibinali nito kay Matias. Walang hiya ka. Matapos iligtas ng anak ko ang anak mo, nagawa mo pa siyang ipakulong. Pasensya na po. Sagot naman ni Matias. Wala rin naman pong kasalanan si Sir Inay. Ginawa niya lamang po yun dahil akala niya ay masasaktan ng anak niya. Pagtatanggol sa kanya ni Jaja. At sa totoo lang ay hindi rin maintindihan ni Matias kung bakit ipinagtanggol pa siya nito gayong may karapatan naman na magalit ang sobra sa kanyang ina nito. Humingi pa ng tawad si Matias sa magulang ni Jaja at maging sa dalaga. Pinatawad siya ng dalaga pero hindi ang mga magulang nito. Nanatili silang galit sa kanya at naiintindihan naman sila ni Matias. Habang pauwi siya sa bahay niya, hindi maalis sa isipan niya ang takot sa mukha ni Jaja kanina. Ang mga luha nito, ang bawat paghikbi nito. Hindi rin maalis sa isip ni Matias ang mga pasa na nakita niya sa dalaga. Maging ang mga gasgas at galos na sigurado siya na natamu nito mula sa pagligtas sa buhay ng anak niya. Maging ang bahay na nadatnan niya ay hindi rin maalis sa isipan ni Matias. Napaisip siya kung paanong nagagawang tumira ng pamilya doon. Kamusta ng babae anak? Nasaktan ba siya? Tanong kay Matias ng kanyang ina. Nakauwi na po siya sa kanila. Nakita na ni Matias ang kanyang anak na tumatakbo palapit sa kanya. Daddy, nasaan na po si Ate Jaja? Nakauwi na siya sa kanila, baby. Malambing na sagot naman ni Matias sa anak. Nasaktan po ba siya doon, Dad? Hindi siya nasaktan. Ayaw ni Matias na mag-aalala ang anak para sa Ate Jaja nito, kaya ay nagsinungaling siya. Mabuti naman po kung ganun, Daddy. Sinabihan ni Matias ang anak na doon muna ito sa yaya nito dahil may mahalaga pa siyang gagawin. Sumunod naman si Timmy at lumapit na ulit sa yaya Gem nito. Ma'am, mag-uusap po tayo mamaya. May ipapaayos lang po ako sa aking abogado. Pero hindi po kayo ligtas sa ginawa niyo na pagtatago ng sekreto sa akin. Nilampasan ni Matias ang ina at saka nagtungo sa garden at muli niyang tinawagan ang kanyang mga abogado. This time, para maalis sa serbisyo ang mga pulis na nagbabantay sa kulungan kanina dahil sa pagiging pabaya at hinayaan lang nila na mangyari yon sa babae. Maging ang mga bilanggo kanina ay pinadagdagan niya ang kaso. Sinubukan ko siya nabigyan ng pabuya sa pagliligtas niya sa buhay ng aking apo. Pero hindi niya tinanggap ang pabuya na binigay ko dahil bukal daw sa kanyang loob ang ginawa niyang tulong kay Timmy at hindi niya kailangan ng pabuya para roon. At knowing na ganong kabait ang dalaga na si Jaja at nagawa pa rin niya itong saktan at ipakulong ay labis na na-guilty si Matias. At the same time, nakaramdam din siya ng paghanga para sa dalaga sa taglay nitong kabaitan. Hindi ito mayaman tulad nila, ngunit dalisay ang puso na meron ng dalaga. Dad, bakit po hindi natin siya lapitan? Tanong ni Timmy kay Matias. Let's wait for a minute.
Kasalukuyang nasa loob sila ng sasakyan na nakaparada sa tabi ng daan. Pinagbastan ni Matias ang dalaga na si Jaja habang nagwawalis. May suot ito na long sleeve at itim na sombrero, panangga sa araw. Ang mahaba nitong buhok ay nakalugay lang. May suot din itong mask na parang gawa sa tela. Napakasimple lang nito pero maganda. Hindi na nakakapagtaka kung bakit maraming rider ang napapalingon dito. Habang nakatingin si Matias sa dalaga ay gusto niya na batukan ang sarili kapag iniisip niya kung ano ang nagawa niya dito. Kung paano siya ang naging dahilan kung bakit ito nasaktan at nabastos. Daddy, lumabas na po tayo. Gusto ko po siya nalapitan. Tumango si Matias sa anak at hinayaan na ito na maunang lumabas sa kotse at tumakbo ito papalapit sa dalaga habang sumisigaw ng Ate Jaja! Nakasunod naman si Matias sa kanyang anak. Hoy, hello Timmy! Masaya na bati ni Jaja kay Timmy. Binaba rin ito ang suot na mask kaya nasilayan na ni Matias ang malambing at masaya nitong ngiti. Magandang umaga rin po sa inyo, sir. Ngumiti naman ang bahagya si Matias. Good morning. At iyon ang bati niya. Ate Jaja, maayos na po ba kayo? Hindi naman po kayo nasaktan sa nangyari, hindi po ba? Tanong ni Timmy. Oo, maayos na ako. At hindi ako nasaktan. Dahil hindi naman ako nagtagal doon. Ah, oo nga po pala. Ito nga po palang daddy ko. Ate, si Matias Calderon po. Pakilala ni Timmy. Daddy, siya naman po si Ate Jaja. Siya po ang nagligtas sa akin. Ngumiti si Jaja sa kanya. Ikinagagala ko po na makilala kayo, sir. Palagi po kayong kinukwento sa akin ni Timmy. Nabanggit niya po na magaling kayong magmotor. Mukhang naging malapit na nga ang kanyang anak kay Jaja dahil marami na rin pala itong naikwento tungkol sa kanya. Masyadong mainit, mabuti pa doon muna tayo sa restaurant mag-usap. Sabi ni Matias, tinutukoy niya ang isang restaurant na nasa malapit lang. Hindi po ako pwede sir, may trabaho po ako. Kahapon po kasi hindi ko po natapos ang pagwawalis dahil sa nangyari. I'll call my son's bodyguard para ipatapos sa kanilang ginagawa mo. Nako, hindi na po kailangan sir. Nakakaya naman po sa kanila. Agad naman itong tumanggi. Don't worry, they won't mind. Besides, dadagdagan ko rin ang sahod nila, so don't feel guilty. At dahil dumating na nga ang bodyguard ni Timmy para ang mga ito ay tumapos sa pagwawalis, wala nang nagawa si Jaja kundi ang sumunod sa mag-ama patungo sa isang mamahaling restaurant na niminsan ay hindi pa napasukan ni Jaja kahit matagal na siyang nagtatrabaho sa malapit doon. Masyado kasing mahal ang restaurant na yon. At para kay Jaja, ang ikain niya doon ay ibibilan niya na lang ng vitamins ang magulang niya. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Matias sa dalaga na tumitingin sa menu at magkasalubong pang kilay. Nag-agat ito ng tingin sa kanya. Tubig na lang po sa akin, sir. Masyado pong mahal ang mga pagkain nila dito. Nahihiya nito na sagot. I'll pay. Pumili ka ng gusto mong kainin. Pero nakakahiya naman po sa inyo, sir. Masyado pong mahal. Baka wala na po kayong panggasolina kung ililibre niya po ako. Gusto ni Matias na matawa sa sinabi nito. It's cute that she's still thinking about them. Don't worry, I have my card with me. Sabi ni Matias. Isipin mo na lang na daan ko to para pasalamatan ka sa pagliligtas sa anak ko. So please order anything you want. Noong una ay nag-alangan pa ang dalaga ngunit napilit din ito ni Timmy. Konti lang ang in-order ni Jaja pero ang ginawa ni Matias ay dinagdagan niya dahil hindi ito mabubusog sa konti ng in-order. Ilang taon ka na, Jaja? Ang tanong ni Matias sa dalaga habang hinihintay nila ang kanilang order. 24 na po ako, sir. Nag-aaral ka pa ba? Eh, hindi na po. Tumigil po ako nung makagraduate ako sa senior high school dahil na-stroke po ang aking ama. Pumasok na rin po ako sa mga trabaho para makabili ng gamot niya. Oo nga po pala. Alam niyo po ba na sobrang masaya ang aking ama na makita kayo? Kahit hindi po kayo nagkausap ng araw na yon, masaya po siya kasi madalas pong pag-usapan ng pamilya niyo ng mga tao roon sa amin. Akala raw po kasi nila hindi kayo totoo. Alam niyo po yung mga kwento-kwento lang po kayo ng mga tao dun sa amin. Mahirap daw po kasi paniwalaan na totoo kayo kasi
Sobrang yaman niyo raw po, parang isang prinsipe. Pero nang makita niya kayo, ay sobrang natuwa po sila dahil totoo raw po pala kayo. Hindi naman namalaya ni Matias na napapangiti na rin pala siya habang nakatingin sa dalaga na nagkukwento. May pagkamadaldal din pala ito. And she was adorable. Gusto nga raw po nila na makita ang anak ninyo eh. Gusto ko rin po silang makilala. Ang masaya naman na sabi ni Timmy. Talaga? Opo, kapag wala po akong pasok, pwede po ba na bumisita ako sa inyo? Aba, oo naman. Sabihin mo lang sa akin kung kailan ka walang pasok para makapaghanda kami ng masarap na pagkain. At ngayon lang din makita ni Matias na sobrang masaya ang kanyang anak. Tuwing nasa mansyon kasi si Timmy ay sobrang tahimik lang nito. Hindi pala ngiti o pasalita. Akala ni Matias ay ganun lang talaga ang anak niya. Seryosong tao. Ngunit habang nakikita niya ang galak at kislap sa mga mata ng bata habang kausap si Jaja, Matias realized how unhappy his son was in their mansion. Kayo po pala sir, ilang taon na po kayo? Tanong sa kanya ni Jaja. I'm 38. Ilang sadali pa ay dumating na rin ang order nila at tila napuntang pa si Jaja sa kaunti ng serving nila doon. It was the reason why dinagdagan ni Matias ang order nito dahil alam niya na konti lang ang serving sa ganitong mga restaurant. Masaya naman si Matias na parehong na-enjoy ng dalawang pagkain. And when Matias realized that he was already smiling while watching them eat, pinukaw niya ang sarili niya. He had never been this soft with a girl before, maliban sa asawa niya noon. Bakit kay Jaja parang iba? Dahil ba sa malaki ang pasasalamat niya sa pagligtas nito sa buhay ng kanyang anak? Yeah, it must be. Walang posibleng ibang dahilan kung bakit ganito ang pakikitungo niya sa dalaga. Daddy, pwede po ba na si Ate Jaja na lang ang yaya ko? Hindi po ba aalis na si Yaya Jem kasi pupunta siya sa family niya sa probinsya? Si Ate Jaja na lang po ang kapalit niya, pwede po ba yun, Daddy? Biglang tanong sa kanya ni Timmy. Mula nang araw na yon ay gusto ni Timmy araw-araw nila puntahan ang Ate Jaja nito at isama sa mga restaurant na gustong puntahan ni Timmy. Ngunit hindi naman pwede dahil may trabaho naman si Jaja. Kaya ginagawa na lang ni Timmy ay tumatambay na lang ito kung saan nagtatrabaho ang Ate Jaja nito. Dalawang linggo pa ang lumipas at sobrang naging malapit na si Timmy sa Ate Jaja nito. Sometimes, iniisip ni Matias na hindi na healthy para sa kanyang anak na maging sobrang malapit ito kay Jaja dahil hindi naman ito kilala. At bukod pa roon ay baka naaabala na rin nila ang trabaho nito. At dahil nga sa sinabi ni Timmy ay biglang napaisip si Matias. Alam niya na sakalang sumasaya si Timmy kapag kasama nito ang Ate Jaja nito. At gusto ni Matias na makita na laging masaya ang kanyang anak. Pwede naman. Iyon ay kung papayag ang Ate Jaja mo. I'll talk to her po, Daddy. Hindi alam ni Matias kung ano ang sinasabi ni Timmy sa Ate Jaja nito. Lumipas ang ilang araw na malaya na lang ni Matias ang sarili na sakay na siya sa kanyang motor papunta kung saan madalas na magwalis ang dalaga. Malakas ang ulan ngayon kaya nagsisisi si Matias ng motor ang dinala niya at hindi ang kanyang kotse. Ang akala ni Matias ay wala roon si Jaja kaya nagulat siya nang makita ang dalaga na may hawak na payong at inaalis ang ibang mga basura na inaanod na sa drainage ng daan. Nababasa na ang likuran nito. Pinarada ni Matias ang kanyang motor sa tabi ng daan at nilapitan niya ang dalaga nang maramdaman ang kanyang presensya ay umikot ito paharap sa kanya at nabalot ng gulat ang mukha. Sir Matias, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Jaja sa binata. At dahil malakas ang ulan na hindi sila masyado magkarinigan ang dalawa. Hindi narinig ng maayos ni Jaja kung ano ang sinabi ni Matias. Ano po yun, sir? At ang puso ni Jaja ay mas lalong bumilis ang tibok nang tanggalin ni Matias ang suot na helmet at biglang dumukwang palapit sa kanya para magsalita sa tenga niya. Ang sabi ko, bakit nandito ka pa? Kayong malakas ang buhos ng ulan. Inaalis ko lang po mga basura para makadaloy po ang tubig ulan. Kayo po, bakit nagpapabasa po kayo sa ulan? I came for you. Po? Kahit malakas ang ulan na may kasama pang kulog,
ay naririnig pa rin ni Jaja ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nanlalaki ang kanyang mga mata na tumingin siya sa binata na bahagyan naman ang umisi sa kanya. Ang sabi ko, ikaw ang dahilan kung bakit ako pumunta dito. Pero bakit po? Parang nag-iisip ang binata kung ano ay dadahilan. I don't know exactly. Maybe because my son wouldn't stop talking about you? Pareho sila na napatingin sa sasakyan na mabilis ang takbo nang nasa harapan na nila ito. Hinarang ni Matias ang sarili para hindi siya mabasa sa talsik nung dinaanan ng sasakyan ang imbak ng tubig ng ulan. Ayos lang po ba kayo, sir? Nag-aalala na tanong ni Jaja sa binata at saka tinignan niya ang likod nito. Itim ang kulay ng suot ni Matias kaya hindi makita ang dumi, pero basa ito. Hala, basang-basa na po kayo. Kanina pa naman ako basa, ayos lang yan. Umana po muna tayo ng masisilungan, baka magkasakit po kayo. May pag-aalala pa rin na sabi niya. I saw a motel nearby, doon na lang tayo. Wala rin naman tayo masisilungan dito. We can also take a shower there. Basa ka na rin, kaya baka magkasakit ka. Bagaman naiilang si Jaja dahil motel ang kanilang pupuntahan, ay pumayag pa rin siya sa pag-aalala na baka magkasakit si Matias dahil basang-basa na ito. Sumakay siya sa likod ng motor nito, yumakap sa bewa ng binata dahil mabilis ang pagpapatakbo nito sa motor. Sorry sir, isang room na lang po kasi ang available at fully booked na kami ngayong araw. It's okay, we'll take that room. Kahit malamig ang panahon at basang-basa rin si Jaja, ay ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi dahil pinagtitinginan silang dalawa ni Matias. At mas lalo lamang siyang naiilang at nag-iinit ang pisngi dahil sa iisang room silang dalawa. Pagkapasok nila sa room na kanilang tutuluyan ay pinauna na siya ni Matias na maligo. Dahil may nakalimutan pa raw ito na bilhin sa baba. Naiilang man ay sumunod si Jaja dahil nilalamig na din siya. Hindi rin naman nagtagal ay bumalik na si Matias at narinig niya ang boses nito na sinasabi na nasa labas ng pinto ang binili nito na damit para sa kanya. Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis na siya. Mabuti na lang at busy noon si Matias. Nung lumabas siya na may tapis lang para kunin ang damit niya, kaya hindi siya nito napansin. Sumunod na rin si Matias na maligo at nang matapos ay humiling ito na kung maaari ba silang magkausap na dalawa. At nagulat si Jaja nang alukin siya nito na maging yaya ni Timmy dahil aalis na raw ang dating yaya ni Timmy. Uuwi na sa probinsya. Pero, hindi ba't masyadong mainit ang trabaho mo dito? Isa pa marami rin mga bastos na rider ang dumaraan. Tulad na lang ngayon. Kahit umuulan, kailangan mo pa rin na magtrabaho. Maganda ang alok na trabaho nito sa kanya dahil mataas ang sahod at libre lahat. Pero, nag-aalangan si Jaja na tanggapin yon. Sigurado po ba kayo na gusto niyo akong maging yaya ni Timmy, sir? Yes, ikaw din naman ang gusto niya. Sa tingin ko ay higit na magiging masayang anak ko kung ikaw ang magiging yaya niya. Kung ganun ay tinatanggap ko po ang trabaho. Kailan po ako maaaring makapagsimula? Sagot naman niya. Noon pa man gusto na ni Jaja na umalis sa trabaho niya sa pagiging street sweeper dahil lagi na lamang siyang binabastos ng mga rider doon. At maganda na trabaho itong alok ng binata sa kanya. Hindi hamak na mas malaki rin ang sahod. Makakapagsimula ka na bukas kung ayos lang sa'yo yun. Magpapadala ako ng tao sa bahay ninyo para tulungan ka sa pagdala ng mga gamit mo. Maraming salamat po sa trabaho, sir. Pangako po, pagbubutihan ko po at aalagaan ko rin po ang anak ninyo ng mabuti. Masaya si Jaja sa kanyang bagong trabaho. Lalo pa na malaki ang sahod. Hindi niya na kailangan na umutang sa mga kilala nila para makabili siya ng gamot ng kanyang ama dahil may advance payment din siya. Sigurado ka na ba talaga na kaya mo na magtrabaho doon, anak? Mapapalayo ka sa amin ang nanay mo niyan. Tanong kay Jaja ng kanyang ama na nakaupo sa isang upuan na gawa sa kawaya na si Jaja rin ang gumawa kapag wala siyang trabaho. Ang iba rin kasi sa mga gawa niya ay pinagbebenta niya. Bibisita naman po ako dito tuwing Sabado at Linggo dahil yun naman po ang nasa kasunduan. At saka mas malaki po ang sahod ko doon sa kanila, inay. Mabibili ko na rin po lahat ng gamot na kailangan niyo ni tatay.
Pati po mga vitamin C, inay, mabibili ko na rin po ng buo. Paliwanag ni Jaja. Nag-aalala man para sa kanyang kanyang mga magulang kahit papaano ay naging kampante rin ito dahil hindi na sa kalsada ang kanyang trabaho. Malayo na sa mga walang pakundangan na takbo ng mga sasakyan at mga bastos na riders. Aba, Jaja, mukhang magiging galante ka na. Sa pamilya ng mga Calderon ka na pala nagtatrabaho? At balita namin, si Matias Calderon pang lumapit sa'yo para sa trabaho na yon? Sabi sa kanya ng auntie niya, ang kapatid ng kanyang ina. Pupunta lamang po ako doon para magtrabaho, auntie. Sagot naman ni Jaja. Kapag mayaman ka na, huwag mo kaming kakalimutan, ha? Sinabi naman niya sa mga ito na hindi naman ganong kalaki ang sasahurin niya, kahit ang totoo ay malaki naman talaga. Ayaw naman kasi isipin ni Jaja na isipin ng mga kapitbahay nila na mayabang siya. Kahit pa alam naman ni Jaja na iyon ang iniisip nila ngayon. Sir Matias? Gulat na sambit ni Jaja nang lumabas mula sa itim na sasakyan ay si Matias at ang anak nito na si Timmy. Masayang tinawag ni Timmy ang pangalan niya habang tumakbo papalapit. Wala ka bang pasok ngayon, Timmy? Wala po, ate. Kaya po nandito ako para sunduin kayo. Masaya na sagot ni Timmy bago ito lumapit sa magulang niya para magmano. Masaya naman ang mga magulang niya na makita na sa wakas si Timmy. Lumapit na rin sa kanila si Matias na nagbigay galang din sa mga ito. Hindi lang si Jaja ang gulat na makita ang mag-ama sa bahay nito kundi maging ang mga tao na nakakita sa kanila at ang mga magulang niya na kulang na lang malaglag ang mga panga. Andito po kami para sunduin ang anak ninyo, sabi ni Matias sa magulang niya. Ah, mabuti naman at nandito ka. Alagaan mo ang anak namin. Pinapaubaya na muna namin siya sa inyo. Sana ay huwag mo siyang masyadong pahirapan sa trabaho. Agad naman na sinaway ni Jaja ang ama niya na hindi nagpapigil. Opo, huwag po kayong mag-alala. Ang magiging trabaho lang po ng anak ninyo ay bantayan ang anak ko. Sagot naman ni Matias. Pangako na hindi ko po siya pahihirapan sa amin dahil hindi naman po gaanong bantayan ng anak ko. Mabuti naman kung ganon, sagot ng kanyang ina. Baka ipakulong mo na naman siya. Pangako, hindi na po mauulit ang pagkakamali kong yon. Bumaling sa kanya si Matias. Are you ready? Tumango si Jaja at nagpaalam na sa kanyang mga magulang. Nangako naman sa kanila si Matias na sa araw ng Sabado at Linggo ay uuwi sa bahay nila si Jaja. Akala ko po'y bodyguard ninyong magsusundo sa akin ngayon, sabi ni Jaja habang nasa loob sila ng sasakyan. Si Matias ang nagmamaneho. Nasa passenger seat siya habang si Timmy naman ay nasa back seat. Masyadong mapilit si Timmy. Gusto niya na kami mismo magsundo sa'yo. Sagot naman ni Matias sabay sandaling sinulyapan siya. Ate, excited ka po na lagi na po tayong magkasama? Tanong ni Timmy. Nilingon naman ito ni Jaja. Aba, oo naman. Marami akong baon na story para sa'yo. Wow, talaga po. At iyon na nga rin ang unang beses na napuno ng masayang kwentuhan at tawanan ang sasakyan ni Matias. Maging si Matias ay hindi namamalaya na napapangiti na rin pala siya. Ito ang magiging silid mo. Pinalinis ko na ito sa ibang kasambahay kanina. Maaari mong disenyuhan ang silid na ito. Hindi agad nagawa ni Jaja na makasagot. Nakaawang lamang ang kanyang bibig habang mangha na nakatingin sa kanyang magiging silid. Napakaganda at lawak ng magiging silid niya. Para bang hindi naman ito silid para sa isang yaya na kagaya niya. O sadyang nasanay lang si Jaja sa maliit niyang silid. At ganito talaga ang normal na silid para sa mga kasambahay dito sa mansyon ng mga Calderon. Ngunit sadyang napakalaki talaga ng silid na ito. Do you like it? Tanong ni Matias. At doon lang nabaling ang tingin niya dito. Maraming salamat po talaga, sir. Pero, hindi po ba masyadong malaki ang silid na to para sa akin? Hindi naman. This is one of our guest rooms here in the mansion. At gusto namin na ito na lang ang gamitin mo so you'll be comfortable. Hindi mo ba nagustuhan? Nagustuhan po. Ang ganda-ganda nga po dito eh. Maagap na sagot naman ni Jaja. Pero nagulat lang po ako sa laki at ganda ng silid. Hindi ko naman po kasi kailangan ng sobrang laking silid dahil
Konting gamit lang naman po ang dala ko. I'm glad you liked it. Mas mabuti bang malaki kaysa maliit? Sabihin mo na lang sa akin kung maiba ka pang kailangan. Maiwan na muna kita para makapag-ayos ka na ng mga gamit mo. Nagpasalamat pa ulit si Jaja sa binata bago ito lumabas ang silid. Nilibot naman ni Jaja ang kanyang mata at hindi maiwasan na mamangha ng sobra dahil sa sobrang lawak at ganda ng kanyang magiging kwarto. Lumapit siya sa malaking kama sa gitna at inusok pa yon ang kanyang hintuturo. Nang hindi pa nakontento ay humiga siya doon. At pakiramdam ni Jaja ay nasa ulap siya sa sobrang lambot noon. At pagmula nga nang dumating si Jaja sa mansyon ng mga Calderon, ay napansin ni Matias na sobrang naging masayahin ang kanyang anak. At palagi rin na gumagawa ng paraan ng kanyang anak para mapag-isa sila ni Jaja. Minsan pang talagang nilock sila ni Timmy sa isang silid. Lahat na siguro ng paraan ay ginawa nito. Tulad ng hihiling ito sa kanila na kung maaari ay tabi silang tatlong matulog na pinagbibigyan naman nila, pero pag nakatulog na si Timmy ay aalis din naman sila at hindi alam ni Matias kung bakit iyon ginagawa ng anak niya. Man, what's up? Isang araw ay nagulat si Matias nang bigla na lamang sumulpot sa bahay niyang matalik na kaibigan na si Arcangel. What do you want? Masungit niyang tanong. Asshole, ilang linggo na tayo hindi nagkikita tapos susungitan mo lang ako? Eh ano ba kasing kailangan mo sa akin? Naupo si Arcangel sa isa pang sofa. Bakit parang bihira ka nang bumisita sa bar? I was busy. Busy son? O baka kamo may babae ka lang na balak seryosohin? Nangaasar ang boses na sabi nito. You're talking nonsense. Naging abala lang ako sa trabaho. Bro, I know for a fact how much you like women. It's either nagsawa ka na sa mga babae kaya hindi ka na babaero, o may siniseryoso ka na. Kaya ka lang ba dito to ask me that nonsense question? Pagsusungit niya. At mukhang iyon nga lang talaga ang pinunta ni Arcangel dito. Ang asa rin siya at painitin ang ulo niya dahil wala itong trabaho ngayong araw. Sir, nakauwi na po kami. Pareho sila Arcangel na napatingin sa dalawang bagong dating. Hawak ni Jaja ang kamay ni Timmy na tumatakbo palapit sa kanya habang sumisigaw ng, Daddy, I've got a perfect score po! Kinuha ni Matias ang papel na hawak ng anak at saka tinignan iyon. Wow, ang galing naman ng baby ko! Proud na sabi niya, sabay inabot ang ulo ng anak at ginulo ang buhok nito. Tinuturuan po kasi ako ni Ate Jaja kanina sa car. Masaya naman ang sagot ni Timmy bago tumingin sa Tito Arcangel nito. Hello po, Tito Arcangel. Hello too, baby boy. Inabot ni Arcangel ang ulo ni Timmy at ginulo ang kulot nitong buhok. Kapag kuwan ay gulat itong bumaling kay Jaja nang magalang itong bumati sa kanila. Wow! Who is she, man? Timmy's new yaya, sagot ni Matias. Tumayo si Arcangel at malawak ang ngiti habang nakatingin kay Jaja. Hi! I'm Arcangel. You are? Jaja po, sir. Ikinagagal akong makilala ka, Jaja. Are you single? Maging si Matias ay nagtaka sa tanong ng kaibigan. Po? Opo. Nagtataka naman ang sagot ni Jaja. Wow! Wala bang maniligaw sa'yo ngayon, Jaja? Wala po, sir. Mabuti naman kung ganon. Parang may magiging dahilan ako para pumunta lagi dito sa bahay ni Matias. Palagi ka naman sigurong andito, no? Kakaibang kislap sa mga mata ni Arcangel. Hindi yon nagugustuhan ni Matias. Hindi rin alam ni Matias kung bakit hindi niya gusto ang kislap ng mga mata ni Arcangel. Do you like her, man? Biglang tanong sa kanya ni Arcangel habang nasa pool area sila. Sino? Nagmamaang-maangan na tanong ni Matias na para bang hindi niya alam kung sinong babae ang tinutukoy nito. Si Jaja. Gusto mo ba siya? No. She's just my son's maid. Kumisla pa mga mata ni Arcangel at gumuhit ang ngisi. Mabuti naman kung ganon. Bakit? Ano bang iniisip mo? Nagtataka niya na tanong. Gusto ko siya.
What? Matias thinks that Arcangel is just joking. Paano? Halos mabaliw-baliw pa lang ito dahil ang babaeng mahal nito ay pinili ang iba at nagpakasal pa roon tapos bigla nitong sasabihin na gusto na nito ang isang babae na ngayon niya palang nakikita. Ang sabi ko, gusto ko siya. At gusto ko muna na makilala niya ako ng mabuti bago ko siya ligawan. Kaya pwedeng bumisita ako dito sa inyo palagi, ano? No? At walang pagdadalawang isip na sagot naman ni Matias. Oh, bakit naman? Naimpluwensyahan mo lang ang anak ko. Man, don't be heartless. Kailangan ko na mapalapit sa babaeng gusto ko na nagkataon na nandito sa bahay mo nakatira. Eh ano bang naiisip mo para pag-interesan mong bagong yaya ni Timmy? Hindi ba't si Zoe naman ang mahal mo? Nah, she's in love with someone else and she's getting married. Napagtanto ko na kailangan ko ng ilaan sa ibang pagmamahal ko. Nagkataon na si Jaja ang gusto ko na mahalin. You're talking nonsense. Ang akala ni Matias ay nagloloko lamang ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi niya naman lubos akalain na seryoso pala ito sa gustong mangyari. Dahil mula noon, wala ang araw na hindi na ito bumisita sa kanila at sa totoo lang ay nabubwisit na siya. May dala akong tsokolate para sa'yo. Iyon ang bungad ni Arcangel sa dalaga. Talaga po, salamat po dito Sir Arcangel. Masaya naman ang sagot ni Jaja tsaka tinanggap ang dala ni Arcangel. Sabi ko naman sa'yo, Arc na lang ang itawag mo sa'kin. Salamat po dito Sir Arc. Tiyak po ako na magugustuhan din ito ni Timmy. Nakikita ni Matias ang lahat dahil nasa harapan niya lamang ang dalawa at kanina pa nagkatagis ang mga bagang niya. Kung kanina ay maayos pa ang mood niya, nang biglang dumating si Arcangel ay nawala siya sa mood. Ewan niya ba? Hindi naman siya nabubwisit ng ganito noon kay Arcangel dahil sa matalik niya nga ito na kaibigan. Pero ngayon, ganun na lang ang gigil ni Matias sa tuwing nakikita niya ito. May ginagawa ka ba ngayon? Tanong ni Arcangel kay Jaja. Opo. Naghahanda po ako ng lunch para kay Timmy. Okay lang ba na tumulong ako sa'yo? Okay lang naman po, basta payag po si Sir Matias. Hindi ko na kailangan ng permission niya. Payag naman yan dahil best friend niya ako. Halos malaglag naman ang panga ni Matias dahil sa sinabi ni Arcangel at ang kilay niya ay nagtagpo ng hawakan ni Arcangel sa balikat si Jaja para sabay ang dalawa na maglakad papuntang kusina. Sobrang gigil ni Matias nung mayabang na lumingon sa kanya si Arcangel at sabay ngumisi pa talaga. Sa totoo lang ay hindi rin alam ni Matias kung anong tumatakbo sa isip ng kaibigan niya at halos araw-araw na lang itong bumisita sa bahay niya at may daladala pa talaga na bulaklak para kay Jaja. Hindi niya naman mapagsabihan si Jaja na huwag pansinin si Arcangel dahil alam naman ni Matias na wala siyang karapatan na gawin yon dahil wala namang masamang ginagawa ang dalawa. Nandito si Arcangel? Tanong ng kanyang ina na naglalakad papalapit sa kanya habang may hawak na newspaper. Yes. Oh, bakit hindi kayo magkasama? Nasaan siya? Ano pa nga ba? Malabang nakabuntot na naman yun kay Jaja. Mahina pang natawa ang kanyang ina bago ito naupo sa sofa sa may harapan niya. Mukhang seryoso nga talaga si Arcangel kay Jaja ah. Hindi ko rin naman siya masisisi. Maganda si Jaja at maalaga pa. Maging kami nga ng ama mo, iboto sa kanilang dalawa. Mas lalo namang dumilim ang mukha ni Matias at hindi na siya sumagot pa. Nakita naman ang kanyang ina ang pagsalubong ng kilay niya at tagis ng kanyang mga panga. Napailing na lamang ito at mahina na natawa. Ang hindi alam ni Matias ay hindi na pala siya nakakapag-focus sa binabasa niyang reports dahil kanina niya pa hinihintay na lumabas si Jaja at Arcangel sa kusina. Alam niya naman na kasama ng dalawa si Timmy doon pero hindi pa rin maintindihan ni Matias ang inis niya. Nang lumampas pa nga ilang minuto at wala pa rin ang dalawa, ay bigla na lang tumayo si Matias. Maging ang kanyang ina ay napatingin sa kanya ngunit hindi niya ito pinansin. Inilapag ni Matias ang papeles na hawak sa lamesa at naglakad papunta sa kusina. Kung saan naabutan niya pa talaga ang tatlo na masayang nagtatawanan. Napalingon pa sa kanyang tatlo nang pumasok siya ngunit diretso naman si Matias sa ref. Madilim pa rin ang mukha niya.
May nakapagsabi na ba sa'yo na sobrang ganda mo? Biglang nagtanong si Archangel kay Jaja. Po? Ang ganda mo. Para kang isang diwata. Sa labis na inis ay nilapag ni Matias ang baso sa island counter. Tila napakalakas ata iyon masyado kaya napalingon sa kanyang tatlo. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi ni Archangel. Pagkatapos niyo dyan, uuwi ka na sa inyo, Archangel. Pirmahan mo na ang kontrata na pinadala ka sa bahay mo. Hindi na hinintay ni Matias na makapagsalita pa ang dalawa at lumabas na siya ng kusina. Nakasalubong niya naman ang anak niya, kaya nawala ang inis niya. I'm going to ask her to be my girlfriend tonight. Natigilan si Matias sa biglang sinabi sa kanya ng kaibigan. Nandito sila ngayon sa tabing dagat. Nakatanaw sila kay Jaja at Timmy na naglalaro sa mababaw na parte ng dagat. Medyo may kalayuan sa kanila. Kasalukuyang nasa beach resort silang lahat dahil humiling si Timmy na kung maaari mag-outing silang pamilya ngayong weekend. Ang gusto pa ni Timmy ay isama nila si Jaja kahit pa raw dapat nang uuwi ito sa kanilang bahay ngayon. Ngunit pumayag pa rin naman si Jaja na sumama sa kanila. What? Tumingin sa kanya si Archangel sabay ngiti. Sa tingin ko ay pareho lang kami ng nararamdaman, dalawa. Ramdam ko yon. At ayaw ko napakawalan pa si Jaja. Mahal ko na talaga siya eh. Wala namang tutol sa relasyon namin dalawa. Nakilala ko rin naman ang kanyang mga magulang at boto rin sila sa akin. Mamaya ay may date kami sa rooftop. Doon ko siya aalokin na maging girlfriend ko. Hindi agad nakasagot si Matias at hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman sa sinabi nito. Samantalang nang makita ang reaksyon sa mukha ni Matias ay napangisi naman si Archangel. Tulungan mo naman ako na i-surprise siya mamaya, oh. Samahan mo siya papunta sa rooftop ng naka-blindfold. Doon ako maghihintay sa kanya. Gusto ko kasi na maging surprise ang pagtatapat ko sa kanya para mas maging memorable para sa aming dalawa. Hindi ako sigurado kung mahilig ba si Jaja sa mga surprise pero gusto ko na i-surprise ko siya. Alam mo na, bilang future boyfriend niya. I want to give her all the best. I want her to experience something memorable and I want to make her happy. Pakiusap pa sa kanya ni Archangel. Huwag mo na akong idamay dyan sa plano. Busy ako mamaya. Bahala ka na. Malamig niyang sinabi. Nagpumilit pa sa kanya si Archangel ngunit hindi niya ito pinansin. Bigla-bigla na lang kasing nakaramdam ng galit si Matias. Basta hindi niya maintindihan kung ano tong nararamdaman sa mga oras na to. Para bang naninikip ang dibdib niya na ewan. Kasalukuyang nakahiga siya sa kama niya. Si Timmy ay nasa lola nito, kaya mag-isa lamang siya. Hindi naman mapakali si Matias habang iniisip niya ang sinabi ni Archangel sa kanya kanina. Aalokin na ni Archangel si Jaja na maging kasintahan nito. At ilang oras lang, magiging opisyal na ang dalawa. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Hindi alam ni Matias kung dapat ba siyang maging masaya dahil sa nakamove on ang matalik niyang kaibigan sa first love nito at nakahanap na nga ng ibang mamahalin. O kung dapat ba siyang malungkot dahil ang babae na gusto nito ay gusto niya rin. Oo, inaamin ni Matias may nararamdaman na siya para sa dalaga. Hindi lamang simple na pagkagusto ngunit lumalalim na yon at naging isang pag-ibig na. He had been denying his feelings for her. Dahil nangako siya na isang babae lang mamahalin niya. At iyon ay ang namayapa niya ng asawa. Lahat na siguro ng paraan ay nagawa niya na para mapaniwala ang sarili na hindi niya pamahal si Jaja. Ngunit sa huli ay natanggap niya rin na mahal niya ito. Kaya naman, nang ipagtapat sa kanya ni Archangel na may gusto ito kay Jaja ay nasaktan siya. Hindi niya kasi alam kung ano ba ang dapat niyang gawin. Pareho sila na mahalaga sa kanya. Matagal nang kaibigan si Archangel mula pagkabata ay hindi pa sila mapaghiwalay. Ngunit ang babae na nagugustuhan nito ay ang tanging babae na nakapagpabalik ng saya sa buhay nilang mag-ama. Si Jaja ang unang babae na nakapagpabalik sa ngiti sa labi ni Matias. At ito rin ang dahilan kung bakit araw-araw niya na nakikita na masaya ang kanyang anak. Magmula nang dumating sa buhay nila na mag-ama, ay pinagpaniwala niya ang kanyang sarili na hanggang ngayon ay isang babae pa rin ang laman ng puso niya. Na kahit pa marami na siyang mga babae na nakasama, ay hindi napapalitan sa puso niya ang lugar ng dati niyang asawa.
Ngunit ang totoo niyan, unang beses pa lang niyang nasilayan ng dalaga ng sobrang lala ng traffic sa lugar kung saan ito nagtatrabaho noon at inabutan siya nito ng isang bote ng tubig pampapawi sa uhaw dahil sobrang tirik na tirik din ang araw ng araw na iyon, ay nabihag na nito ang puso niya. Napakasimple at ganda ni Jaja ng araw na iyon. Kahit pawisan dahil nakabilad sa ilalim ng mataas na sikat ng araw, ay napakaganda pa rin at nagagawa pa nito ng umiti. Ang ngiti na sigurado ng dalaga ang dahilan kung bakit nawala ang sobrang inis ng mga motorista dahil sa lala ng traffic. Nang araw na yon ay doon lang dumaan si Matias dahil malapit iyon sa pupuntahan niya. Pero hindi naman talaga doon ang lagi niyang dinadaanan. Ngunit, sino ang mag-aakala na doon niya rin pala makikita ang babaeng magpapatibok ulit ng puso niya? At magmula nga noon ay hindi na gaanong dumaraan doon si Matias. Natatakot kasi siya na isipan na unti-unti nang napapalitan ang lugar ni Sylvia, ang kanyang asawa sa puso niya, dahil hindi maalis sa isipan niya ang magandang babae na sa kasagsagan ng traffic. At noong muli nga nagtagpo ang landas nila noong nakita niya na binabastos ito ng isang lalaki, pagkalipas na iyon ng 4 na buwan mula ng unang beses niya iyon na masilayan. Dahil nga sa 4 na buwan niya na hindi noon nakikita ang dalaga at kahit paano ay nawala na sa isipan niya, akala ni Matias ay wala nang kakaiba na nararamdaman niya at ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Ngunit noong nagtagpo ulit ang landas nila, nang malaman niya na iniligtas pala nito ang kanyang anak, ay mas lalo lamang na lumalim ang nararamdaman niya. He was mad at her at first because she made his heart beat fast and he thought she tried to hurt his son. But little did he know, the more that they spent moments together, the more that Matias saw her frequently, he fell for her harder. At hindi niya kaya kung mawawala sa kanila si Jaja. Hindi niya makakaya kung mapupunta ito sa iba. Kaya buo na ang desisyon niya. Bumalikwas ang bangon si Matias, lumabas ang hotel room at hinanap si Jaja. Nakita niya rin naman agad ito dahil nagkasalubong pa sila. Suot nito ang isang dress na sobrang bagay na bagay dito. Sa hula ni Matias ay mukhang papunta na ito sa date nila ni Arcangel. Kaya ang ginawa niya, hinawakan niya ang kamay nito, kaya nagtaka ito sa kanya. May problema po ba, sir? Nagtataka na tanong nito sa kanya. Huwag kang pupunta sa date niya ni Arcangel. Bigla niyang sinabi kaya ay nalukot ang noon ni Jaja dahil sa pagtataka. Po? Don't date him. Date me instead. Napaawang ang labi ni Jaja sa sinabi niya. Naguguluhan ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? I love you, Jaja. Pag-amin niya. Kaya hindi ako papayag na mapupunta ka lang sa kaibigan ko. You belong to me and not with someone else. At muling natigilan si Jaja. Po? Mahal na kita. You can't be with my friend. Puno pa rin ang pagkabigla ang mga mata ni Jaja at hindi niya nahinayaan na makapagtanong pa ito. Bigla niyang hinawakan ang batok ng dalaga at siniil ng halik ang labi nito. Doon ay binuhos ni Matias ang lahat ng nararamdaman niya. Nang makaramdam na si Matias ng basa dahil sa luha ng dalaga, ay agad na pinaghiwalay niya ang mga labi nila. Nag-alala siya na baka galit ito sa ginawa niya dahil sobrang dami ng luha sa mga mata nito. I'm sorry, hindi ko lang napigilan ang sarili ko, pasensya. Mahal din kita. Pinutol nito ang sasabihin niya. Hinawakan ang mukha niya at nagtipto para pagdikitin muli ang kanilang mga labi. Nabigla pa si Matias nung una ngunit agad din naman siyang napangiti at tinugon ang halik nito. Wow! Congratulations, my man! Saka lamang naghiwalay ang kanilang mga labi nang marinig nila ang boses ni Arcangel na pumapalakpak pa. Nang tingnan nila ito ay kasama nito ang mga magulang niya. Buhat ng kanyang ama si Timmy na sobrang tuwang-tuwa at ang higit pa na nakakapagtaka ay simple lang ang suot ngayon ni Arcangel. Akala mo ay pupunta lang sa kwarto para matulog gayong sosorpresahin dapat nito si Jaja ngayong gabi. Nakaramdam ng guilt si Matias dahil sa ginawa niya. Pero hindi naman siya nagsisisi na inamin niya ang kanyang nararamdaman para kay Jaja dahil nalaman niya na pareho lang sila ng nararamdaman.
Arkanghel? Panimula ni Matias pero pinutol nito ang sasabihin niya. Sa wakas ay nakaalis ka na sa pagiging tanga. Scratch that maang-maangan face mo. Pasalamat ka sa akin na tinulungan kitang ma-figure out kung ano talagang nararamdaman mo para sa kanya. Natigilan silang dalawa ni Jaja. What? Humahalakak si Arkanghel. Everything was planned, Sharan. Una pa lang naman, halata naman na may nararamdaman na kayo sa isa't isa eh. And you're just both being in denial. Kaya naisip ko na bakit hindi ko na lang kayo tulungan. Naaawa na kasi ako sa'yo. 40 ka na, bobo ka pa rin sa pag-ibig. Hindi rin totoo tong date namin kanina. Alam ko na aamin ka na kapag ginawa ko yon. At hindi nga ako nagkamali, so be thankful to me. Nalaman nyo na pareho na kayo nagnararamdaman. Hindi naman makapaniwala si Matias na pakanalan pala ni Arkanghel ang lahat ng ito. Muli naman na natawa si Arkanghel sa reaksyon niya. Kaya naman pala ganun na lang ang pagtataka ni Jaja nang sabihin niya na huwag itong dumalo sa date nilang dalawa ni Arkanghel dahil hindi naman pala yon totoo. Tinapik ni Arkanghel ang balikat niya. Man, I have not moved on yet sa first love ko. Hindi ko siya mapapalitan sa puso ko ng ganun-ganun lang kabalas. I need time. Years to move on from her. Dapat naisip mo yon bago ka naniwala sa akin. Pero masaya talaga ako para sa'yo. Masaya ako na sa wakas. Tapos ka ng mambabae at nahanap mo ng makakasama mo ng matagal. Masaya rin kami para sa inyo. May ngiti sa labi na sabi naman ng kanyang ama. Ako rin po, sobrang happy ko kasi si Ate Jaja na po talaga ang gusto kong maging mommy. Sabi naman ni Timmy. Yay! Hindi ko lang po siya basta savior ngayon. Mommy ko na rin po siya. I'm so happy! At maging silang dalawa ni Jaja ay sobrang masaya rin. Tadhana nang gumawa ng paraan para magtagbo silang dalawa. Para bang nakasulat na ang lahat sa mga bituin. At wala na nga silang mahihiling pa dahil pareho sila nang nararamdaman. Na maging opisyal na nga sila ay pinakilala ni Matias si Jaja sa magulang ng kanyang dating asawa na masaya naman para sa kanila. Pinakilala niya rin si Jaja sa puntod ni Sylvia. Mula na nga nang magtagpo ang mga landas nila ay binigyan nila ng ilaw ang buhay ng isa't isa. Ang bawat isang kanilang naging sandigan sa hirap at ginhawa. At batid nilang dalawa na dumaan man ang malakas na ono sa kanilang buhay at subukin man ang kanilang pagmamahalan, ay hindi nun mawawasak ang pagmamahal nila sa isa't isa. Dahil magkasama sila at magkahawak kamay nilang haharapin ang lahat ng pagsubok ng buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!